guys! Welcome back to my channel! So, oras na gabi na guys. Kauwi ko lang talaga galing sa bahay ng aking friend. Dito lang siya sa, ano namin, sa baba. Sa kasunod lang neto. Magkalatay din kami dito sa building. So, yun guys! So, bago ang lahat, kung bago pa lang kayo sa akin channel, please subscribe to my channel, guys. Please help my channel. And, yan nga, guys. Nag-vlog ako ngayon dahil naisip ko na magbigay ako sa inyo ng 10 facts. 10 facts. Tama ba yun? 10 facts about me. Ganun na lang. Kaya na lang mag-intindi guys kasi ang hirap siyang big kasi nabubulol ako. So yun guys, naisipan ko siya kasi nga diba nakita ko to sa ibang mga YouTubers sa mga ibang video. Tapos yun nga, nag-isip ako kung ano ba yung may sense naman, hindi yung puro kalokohan lang. Kasi kung kalokohan, marami talaga akong ibibigay. Kasi lang naisip ko, baka naman walang manood dahil sa puro nga lang kalokohan, 'di ba? So, 'yun nga guys, naisip ko siyang gawin ngayon dahil 'yun nga guys, ano pa lang ngayon guys, pang third day ngayon ng holiday, Chinese New Year pa rin. Tomorrow is the last day of my holiday. So, back to normal na guys after tomorrow, tama ba 'yun? Basta bukas is last day guys. So, back to normal na ulit pa ganun. So, Sunday na lang ulit ang off. And, yun, hindi ko alam pa kung may holiday sa February. Hindi ko alam kung mayroon siyang statutory. Kasi hindi ko pa nakikita yung statutory ng buong whole year 2020. So, yun guys. Anyways guys, so back to the topic. So, yun nga, magbibigay ako ng 10 lang guys. 10 lang kasi talagang wala na talaga mapigay yung utak ko. So, 10 lang talaga yung maibibigay ko sa inyo na about me. So, pasensya na kayo guys sa sa background ko kasi magulo kasi 'di ba guys winter ngayon dito sa sa Hong Kong. So ayun, labasan lahat ng mga na guys, yung mga pang-winter, mga jacket, lahat na. Kaya naiinis ako pag hindi naman sa naiinis, kala mo naman tagal-tagal ko na dito. So parang naiinis ako nga kasi naguguluhan ako sa aking mga damitan. So pag winter talaga ang daming damit. So, yun na guys. Back to the topic. So, yun guys. Magsisimula na ako guys. So, sa ang first na ibibigay ko guys, number one is, ko lang to guys. Late ko na siya na-discover. So, ko guys. Allergy ako sa matcha. So, nung nakaraan kasi, yung friend ko, nanlibre siya sa akin sa McDonald's ng matcha na, with matcha na ice cream. So, pero bago yun guys, na-try ko na rin mag-matcha na yun nga, akala ko parang lang, nangati yung labi ko, yung buong ganito ko. Siyempre, pag kumakain ka ng ice cream, di ba, na dito. So, parang wala lang. So, parang dinedma lang. Kasi, wala akong allergy kasi sa food, wala akong allergy sa drinks, kung anuman. So, ito lang na-try ko tong matcha, ayun na. So, yung nilibre ako nung one time nung kaibigan ko, yung dito, yung sa baba namin, nilibre niya ako sa McDonald's ng ice cream na may with matcha. Ayun na. Naramdaman ko naman siya ulit ng ngoti yung dito ko, guys. Pero sige, laban pa rin. Kinain ko pa rin siya. Inubos ko pa rin kasi, sayang nga naman, nilibre na nga lang ako. So, kinain ko pa rin siya kahit nangangati yung dito ko. Nangangati talaga siya. As in, lagi akong gano'n ng gano'n na hindi ko maintindihan. So, sinabi ko yun sa friend ko. Pero sige, dead ma pa rin ako. Kinain ko pa rin kasi sayang nga. Ice cream is life. So, yun, kinabukasan, nagsugat siya dito. At medyo makati pa siya. So, sabi ko, siguro talaga, allergy ako sa matcha. Ngayon ko lang siya na-discover. Kasi, nung sunod din doon, yung alaga ko rin, bininhan siya ng ice cream na matcha. Yung parang cornetto ba yun na na matcha ang flavor. Nung kinain ko din, nangati ulit ako. Nangati. Buti, konti na lang yung kinain ko sa ice cream ng alaga ko. Kasi hindi niya naubos na. So, nangati ulit siya. So, nasabi ko talaga na siguro talaga hindi ako sa matcha. Kasi nangangati talaga yung dito ko. Tapos lagi ko siyang ganun na hindi ko maintindihan. Ang sarap niyang kamutin talaga. So, yun. Kaya,
ayoko na ng matcha. Iwas na tayo sa matcha. Basta sunod, hindi lang, ano, hindi lang ganun yung abutin natin. Mahirap na. So, yun guys, yun yung una. At yung pangalawa, guys, ay, alam nyo ba, nung bata ko, dream kong maging teacher. Kaso nga lang, hindi kaya ng utak ko. Alam nyo ba, nung bata ko, gusto ko yung sidecar ng tatay ko kasi may tricycle kami dati. Yung sidecar ng tatay ko, pwede siyang sulatan, bibili ako ng chalk. Pag pupunta kami sa ano sa mismong bayan sa amin, bumibili ako ng chalk kasi nga yung sa tricycle, harap ng tricycle ng ano ng tatay ko, pwede siyang sulatan ng chalk. So nagkunwari pag hapon, pag wala akong ginagawa or halimbawa walang pasok sa school, nagsusulat-sulat ako doon. Nagtuturo-turo ako, nagsasabi pa, okay class, ganun. So, nung lumaki ako, gusto ko pa rin siya nung nag-high school ako, gusto ko pa rin siya na maging teacher. Kaso nga lang, syempre, alam mo naman sa sarili mo yun guys, diba? Kung kaya mo ba talaga maging teacher. So, diba? Napagtanto ko, hindi ako pwedeng maging teacher guys. So, yun na. Kaso, yun nga, kahit gustuhin kong mag-teacher, yun nga, hindi ko din natapos yung studies ko, guys. So, lang ako. Mahabang kwento yun, guys, kung bakit hindi ko natapos yung aking studies. So, yun na. Basta nung bata ako, gusto ko talaga maging teacher. Tapos, hindi naman kaya ng utak ko, guys. So, yun na, hanggang doon na lang. So, yan guys, pangatlo, simple lang natin. Alam niyo ba guys na ano, yung dream ko din na maging singer. Char, kaso lang yung kanta, yung boses ko guys, walang hilig sa kanta. Yung kanta walang hilig sa akin. So, hindi tayo pinagpala ng boses. Yung magandang boses guys. So, marunong naman akong kumanta. Marunong ako, pero yung boses ko lang talaga. Matigas talaga ang ulan ng boses ko. So, kahit kumanta ako, hindi talaga siya yung tipong, diba? Masasabi mo, maganda yung boses. Pero, yun, pag sa mga simplihang ano lang guys, yung hindi pang contest, ganun, yung hindi pang contest yung boses ko. So, pang ano lang siya, yung parang pang ano lang. Tropa-tropa yung inum-inum lang, mga ganun. Chill-chill lang, mga ganun. So, hindi talaga tayo pwede maging singer. So, pero minsan guys, alam nyo ba, nag-imagine ako, what's up kaya, di ba, maganda yung poses ko, tapos kumakanta ako, ganun, di ba? So, sana all may magandang boses, kasi hindi. So, hindi tayo pinagpala ng boses. So, pang-apat guys, sayo na tayo sa pang-apat. Alam nyo ba na, suka is life. Na lahat na tuwing kakain ako nung nandun pa ako sa amin, yung wala pa ako dito sa Hong Kong guys, syempre mag-a-adjust tayo dito. So nung nandun pa ako sa amin, simulang pagkabata na notice ko na talaga yun na suka is life every kakain, kahit tipong hindi naman siya dapat isaw-saw sa suka. Talagang kukuha ko ng suka, lalagyan ko pa yan ng asin kasi ayoko na pakialat kasi ako guys, so ayoko nang matabang, diba? Yung suka ay maasim lang. So, gusto ko siya may asin, malat-alat, ganun. Kahit talagang yung ano ko, yung nanay ko dati, or yung mga kaibigan ko, sabi ko, anhin mo yung suka? Sabi nila, sa sausawan, lalagay ko, halimbawa, kakain na ako ng kanin, tapos kukuha ko ng konting suka, tapos gaganun ko. Kasi gusto ko laging may maasim. Basta ganun guys, suka is life. Kahit dito guys, na nung una ko dito, syempre hindi ko pa masyadong kabisado dito, kung saan yung mga bilihan ng mga Filipino product, hindi ako nagsuka. Kasi iba yung lasa ng suka nila dito ko. Iba yung suka nila dito, yung dating binili ng amo ko, kasi may iba-iba sa ng suka dito, binili ng suka, hindi ko bet. So, yun, nung tumagal, alam ko na kung saan ako makakabili ng suka na yung mga datupati, na with sili, ganun. So, nakabili ako, so, yun nga, lagi na akong may suka every time na kakain, ganon. So, yung mga kaibigan ko din, bibili din sila ng suka kasi suka is life. So, masarap nga naman talaga kumain ng may suka, na may sili, na may bawang, di ba guys? Sarap talaga kumain. Parang nasa Pilipinas ka lang. So, yun yung nakakamiss sa Pilipinas. Kasi, nung umuwi din ako last year, guys, Diyos ko, suka is life talaga. Tuwing kakain,
kuha ng platito, suka, sili. As in, ang sarap talaga ng kain pag ganun, no? Tapos yung nakataas pa yung kamay mo. Kasi dito hindi natin yung magagawa, guys. Kasi halos lahat naman, hindi ko lang alam. Halos lahat pag kumakain dito, mga kukunyangers, alam nyo to, na halos pagkakain lagi nakatayo lang. Ganun, diba? Madalian pa yung hindi mo ma-enjoy yung pagkain mo. So, sad life. But ganun talaga. So, nasa panglima na tayo, guys. Kanin is live din ako, guys. Kung sa suka is live, kanin is live din ako, guys. Yung tipong ang ulam, ginawa ko ng ang ulam, ginawa kong kanin. Parang ganun, baliktad. So, talagang ako, guys, tipid ako sa ulam, pero sa kanin talaga ako banat. Yung tipong lagi ako naghanap ng kain na parang ayoko, hindi buo yung ano ko kung walang kanin. So, pag yung kasama ko nagsasaing, sabihin ko talaga lagi, damihan mo yung sinaing mo, ah. Kasi nga, malakas ako sa kanin, yung tipong yung isang baon na ganyan, guys, kaya ko siyang ubusin. Pero yung ulam ko andyan pa. Tas with matching suka pa, guys. Sarap. Ay, nakakamiss. Uwian na tayo sa Pilipinas. So, yan. At pang-anim na tayo, guys. Alam nyo ba nung... share ko sa inyo, guys. Alam nyo ba yung bata ako? Nagtatamsak ako ng kamay, guys. Siguro hanggang... grade 6, mga ganun. Nagtatamsak ako, guys. Ewan ko. Yung alaga ko rin, guys. Nagtatamsak. Pero, naiinis ako tuwing nagtatamsak siya, guys. Pero, pero iniintindi ko na lang kasi sabi ko... dati din naman nung bata ako, nagtatamsak ako, guys. Sarap na sarap ako pag tuwing nagtatamsak ako, pag natutulog. Tapos ninanakaw ko pa yung una ng kapatid kong panganay, yung ate ko. Kinukuha ko yung ulan niya. Yung ulan niya yung paborito ko. Pagtulog na siya, hinihila ko yung ulan niya. Tapos yun na, ginaganoon ko siya, hinihimas ko siya. Yung sarap na sarap ka. Pag, sarap na sarap yung tulog mo pag yung ulan niya yung gamit ko, tapos with matching thumbs up. Pero nung ano na, yung ngayon, parang nandidirin ako, guys, na pata ako nagtatamsak kaya dati. Pero dati naman, naisip ko, parang sarap na sarap ako magtamsak. Pero yun nga, nakikita ko yung sarili ko sa alaga ko na pag bago matulog ka lang, ganun pa, with matching tunog-tunog pa. Naiinis ako, pero wala akong magawa kasi ganun ako dati. So, kahit sabihin ng magulang niya na pigilan ko siyang mag-ganon, hindi na talaga kasi may ano na rin siya, may utak na alaga ko, marunong na siya. So, kahit pigilan mo siya, syempre, ang ano naman bantayan mo siya 24/7 na matulog na hindi nakatamsak. So, talaga nagtatamsak pa rin talaga siya. Na may tunog pa, yung tipong sarap na sarap ka talaga. Ganon. So, hinahayaan ko na lang yung alaga ko kasi hindi ko na naman siya makokontrol. Hindi ko naman siya pwedeng... 'di ba? Sakalim para tumigil sa katamsak. So, yun guys, ha? Ano na tayo, guys? Pang-pito na tayo, guys. So, ang favorite color ko, guys, ang favorite color ko talaga, guys, ay gray. Pero tingnan niyo naman yung suit ko, guys. All black ako. So, ako na talaga. Hindi lang halata, guys, na gray yung favorite ko. Kasi ewan ko ba, pag nakakita ko ng gray, para akong na ano yung mata ko, na-amaze yung mata ko sa gray. Gusto ko yung gray pag may nakikita, nabibitan ako na bagay na gray na afford ko naman, lalo na sa damit, ganun, binibili ko siya. Pero, syempre, paborito ko yung gray, pero syempre, hindi lang, ang ala naman lahat ng gamit ko, gray. Paborito ko yung gray, pero syempre, ano din ako sa black. So, ganun talaga. Ewan ko ba, paborito ko ang gray, pero ang dami ko, mas madami sa damit ko, black and white, mga ganun, navy blue, ganun. Ganun yung mga ano ko, pero gray talaga, gusto ko yung gray. Pero, syempre, hindi naman lahat ng gray, diba? Pwede mong bilhin kung hindi naman maganda. So, yun. Basta favorite ko, gray. Sumunod na siguro yan, guys. Siyempre, may mga hindi lang naman isang mga hilig natin color. So, kung favorite ko yung gray, siguro ang kasunod ng gray na gusto kong kulay, black, navy blue, ganun. Black, navy blue, and white. Talagang yung white, ano na yun, given na yun. Sure, given na yun. So, yun, guys. Pang-8 na tayo. Ano bang pang-8? Ano ko, guys? Matagal ako maligo. So, yun. True yun. May one time na dito sa trabaho ko, guys, kinatok na ako ng amo kong lalaki. Buti na lang, mabait naman yung amo kong lalaki, guys. Kinatok na ako kung okay lang ba daw ako kasi ang tagal ko daw sa CR. So, hindi ko naman alam na mag-CR din pala siya na maligo siya kasi alis siya. So, anong oras na kasi yun? Gabi na. So, minsan gabi ako naliligo.
Pwede kaya hapon. Pinipilit ko siya hapon na lang kasi sa umaga, hindi ko talaga siya masingit kasi alam niyo naman guys, masarap matulog. So, talaga sinasakto ko lang yung oras ng gising ko. Siyempre, nagilamas ako guys, nagano ko. Pero yung tipong maligot, hapon o pag halimbawa hindi ko siya nasingit, gabi. So, yun nga, halos isang oras ako sa CR. Maaga na nga yung isang oras guys, pag talagang wala yung amo ko pag hapon, umabot ako ng 1 hour and 30 minutes, 1 and a half. Kasi, siyempre guys, bagal-bagalan, siyempre. Lalo na ngayon na winter guys, malamig. Diyos ko, parang ayaw mo na kumilo sa banyo. Kasi parang, lamig na lamig ka. Siyempre, kailangan mo rin mag-scrub guys. So, matagal talaga ako. Kahit naalala ko, kahit nasa ano ko Pilipinas, matagal talaga ako sa banyo. Tipong sinasabihan ako ng tatay ko, natutulog. Bigyan na ba daw ako ng, dalhan na ba daw ako ng kumot, unan, o ano, ilalatag ko dyan sa banyo kasi nga antagal ko daw talaga sa CR. Ewan ko ba? Gusto ko ba maglaro-laro? Tapos yung, di ba, dahan-dahan, ganun. Mag-scrub, ganun guys. So, yun, matagal ako maligo guys. Kaya dapat, ano talaga. Kaya minsan, timing ko talaga na wala sila para, di ba, sa akin ang banyo. Kasi isa lang ang banyo dito guys. So, di ba, minsan pag antagal din ang amo ko sa CR, Diyos ko, yung ihing-ihi ka na. Ay, yun yung mahirap pag isa lang ang CR. Tapos nagkasabay-sabay kayo. Tapos puro kayo matatagal sa CR mag-si ano. Ay, mahirap guys. So, siguro in the future guys, kaya pag ano, gusto ko talaga may sarili ako na banyo. Kasi diba, para wala kang kahati sa banyo kung gusto mo mag-steady sa banyo, diba? Yung minsan masama yung tiyan mo, diba? Tingga ka sa banyo. Yung tipong hindi mo iisipin na tangin na baka may mag-CR. Diba? So, yun guys, alam nyo na. So, number 9 na tayo guys. So, number 9 guys, ano, share ko sa inyo na ang pinaka, ano, yun sa trabaho ko guys. Ngayon, ang trabaho ko guys ay isang OFW dito sa Hong Kong guys. Isa akong helper. So, ang pinakamatagal ko talaga na trabaho guys, dati sa Pilipinas, ang trabaho ko sa Pilipinas, sorry guys, nagtagal ako sa bilang isang crew sa Jollibee guys. Nag-crew ako sa Pilipinas. Medyo matagal. Hindi naman yung straight na ano, pero kung pag susumahin ko guys, medyo matagal ako naging isang crew sa Jollibee guys. Ganun. Nag-crew ako sa Jollibee. Cashier ako. Nag-contractual hanggang sa nag-contractual ako hanggang naging seeds. Nakalimutan ko na yung ano ibig sabihin ng seeds, guys. Yun yung parang paaral ni Jollibee na habang nag-aaral ka, nagtatrabaho ka din sa kanila. And then hanggang nung natigil ako bilang seeds kasi nga may nangyari. So, nung bumalik ulit ako sa Jollibee, nung binigyan ako nila ako ng opportunity ulit na magtrabaho. Same pa rin ng company. May branch, yun nga. Naging co-op. So, yun, hindi ko na rin, guys, nasabi sa inyo kung ano ibig sabihin ng co-op. Basta yun na yun. Pero same pa rin yung ano ko dun, guys, yung ano ko, trabaho. Cashier pa rin ako. yun nga, kahera, guys, ng Jollibee. Almost 2013 ako nag-Jollibee. Nag-Jollibee ako ng, yun nga, contractual. In 6 months. And then, sa ano yun, sa Shopwise Antipolo, kung alam niyo yun guys. Sa Antipolo kasi kami sa Manila. So, nung pagkatapos na nag-apply ulit ako sa may, ano din, sa may Inares. Ano siya guys, sa Shopwise kasi na Jollibee, ano lang siya, franchise. So, nung nag-apply ulit ako, Jollibee ulit, kasi diba guys, kung halimbawa may experience ka na, madali ka na lang makapasok. So, kaya yun, nag-apply ulit ako, Jollibee ulit. Kasi pag ganun guys, madali na lang. Kasi ex-crew ka, yun yung tawag nila. Ex-crew, pag limbawa, meron ka na experience sa Jollibee, tapos mag-apply ka ulit. So, nag-apply ako sa Inares. Malapit sa Inares guys, kung alam nyo yun, sa Antipolo. Antipolo Capital na, ano, ang tawag nila dun sa Jollibee. So, yun, doon ako guys, nagtagal din na naging contractual hanggang sa naging seeds, hanggang sa nag-co-op. So, yun, dahil sa hindi kasi, syempre, yun guys, medyo mababa lang ang pasahod ng ano, so hindi siya sasapat. So, naghanap
ako, nag-resign ako, naghanap ako na ibang work. Pero nagtagal ako talaga sa Jollibee. Madami ako. Sa Jollibee talaga ako parang nag-grow, guys. Sa Jollibee na trabaho. Kasi pag sa Jollibee ka talaga, marami ka matututunan. Yung sa paikisama, lahat. Yung, basta para sa akin, natuto ko sa Jollibee lahat. Kalokohan, lahat. Medyo magbisyo, mga ganon, magloko. Yung parang nag-ano ka, guys. Nag-evolve, parang ganon. Kasi dati, guys, sa una kong trabaho, may una pa akong trabaho, guys, nag-factory worker ako at the age of 15. 15 ata ako, kasi yun, 15, nag-factory worker ako for almost 2 years bago ko nag-Jollibee. So, yung nag-factory ako, guys, medyo ano pa lang ako, guys, wala pa masyado akong alam sa ano. Sa, pumunta ko nang lumuwas ako after kung graduate ng high school, guys, yun, nag-Manila. Ilang days lang after ng graduation ko, guys, nung high school ako, nag-Manila na kami. Tapos yun na, nagtrabaho ako ng almost 2 years as factory worker. Pero sa Manila, sa Cubao yun, guys. Pero hindi ko pa, wala pa ako masyadong alam. Medyo tanga-tanga pa ako sa kalakaran. Yung parang ganun, basta yung parang wala ka pa masyadong alam, yung ano ka, engot, yung parang sa, something na ganun, hanggang sa may nangyari, hanggang nalipat ako ng Antipolo, hanggang sa nagkatrabaho ko, yun nga, guys, unang trabaho ko sa Antipolo, yung nasa Jollibee, kasi yung kapitbahay namin, manager sa Jollibee noon, and then hiring sila, hindi yun pinasok ako. So, pero dumaan pa rin ako sa process, ganun. So, yun nga, guys, medyo talagang medyo yun, natuto ko sa mga bagay na may hindi ko natutunan nung almost 2 years ko sa factory worker, ganun. Basta marami kang matutunan, guys, sa Jollibee, guys, bilang basta marami kang matututunan, yun ang masasabi ko. Kaya madaming pumapasok as a crew sa Jollibee, kasi yun nga, hindi lang bilang isang crew. Basta madami ka matututunan, guys, about sa pagkikisama. And then, yun nga, madami ka matututunan. Ano ba? Puro na ako madami ka matututunan. Hindi ko na kasi siya masabi, guys, lahat. Basta, dun talaga ako talaga nag-evolve, nag-explore na. Yung tipo, ganun pala. Yung parang ganun. Ganito pala, ganito, ganyan. So, yun, guys. And, yun, guys, pang 10 na tayo. Last, guys. Pang 10, alam nyo ba na? Isa akong single mother. And at the age of 17, guys, nabuntis ako. So, sa mga hindi nakakaalam, kasi maliit nga ako, akala nila wala akong anak. So, wow. So, yun nga. Akala nila wala akong anak. Yung mga hindi nakakakilala sa akin, akala nila wala akong anak. Kasi nga, sa liit kong to, di ba, hindi nila akalain na, di ba, may lalabas na bata. So, yun nga. Sa mga hindi nakakaalam, single mother po ako. At the age of 17, nabuntis po ako. Dahil nga, yun nga, nagmahal. Madrama-drama si ate. So, yun nga, guys, 17. Pero, hindi tayo sinuwerte sa, sa tatay ng anak ko ngayon. So, after kong mabuntis, iniwan niya kami sa ere. So, yun nga. Pero, okay lang naman. Matagal na panahon na yun. At ang, ano na yun, guys? 8 years old na yung anak ko ngayon. So, 8 years na rin kaming talagang wala kaming, hindi na kami nagkita ng tatay ng anak ko. It's a long story. Meron na rin siyang, ang pagkakalam ko, meron na rin siyang anak, tsaka asawa ngayon. So, yun. Parang, kinalimutan na lang niya yung anak ko. Wala siyang, di ba? Parang walang nangyari. So, yun guys. So, yun guys. Yun lang yung 10 facts about sa akin. Kasi wala na akong maisip naman, guys, na may sense na may share sa inyo. So, yun guys. Hope you like it, guys. And please like. Hindi ko na siya pahabain pa masyado. So, yun guys. And, yun lang guys. Yun lang yung 10 facts about me. So, yun guys. Please like to my channel, guys, and thank you for watching, and see you in my next vlog.